Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Dusa ang inaabot ng mga residente ng sitio San Francisco, Milagros, Masbate sa tuwing sila ay dadaan sa kanilang kalsada. Mm-hmm. Ang dahilan, panoorin po natin. Halos tatlong dekada na raw na problema ng mga residente ng Barangay San Francisco sa bayan ng Milagros, lalawigan ng Masbate ang kanilang kalsada. Ayon sa concerned citizen na nagpadala ng mga larawan ng inirereklamong kalsada, mistulang palayan ang kalsada sa lalim ng putik at tubig nito. Ang kalsadang ito ay bahagi ng Maristela National Road sa lalawigan ng Masbate. 19 na barangay ang apektado ng problemang ito. Kabilang na rito ang Barangay San Francisco at Mobo. Sa video na ipinadala sa Hybrid Integrated Public Service ng Bitag Media, ang pampaserong jeep na dumadaan sa kalsada, hirap na hirap sa pag-ahon dahil sa lalim ng putik at tubig ng daan. Maya-maya pa ang jeep, saglit na napatigil at mukhang nabalahaw dahil sa tindi ng putik ng kalsada. Ang problemang ito, matagal na raw inilapit ng mga residente sa lokal na pamahalaan ng Milagros sa Masbate. Nitong Pebrero lamang ay pinalabas na rin ng Kilos Pronto ang reklamong ito ng mga residente. Ang naglalaki ang tipak ng mga putik na ito, hindi lupang sakahan po yan ha, o palayan, ito po'y daanan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ginagawang aksyon ang lokal na pamahalaan ng Milagros, Masbate. Ito pala eh, pinalabas na rito, Tolben, na pareng Alex. Pero ano mga Pebrero yun? Pebrero? Yeah. Oh, siyempre. Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Hindi tumitigil ang sumbong yung mga tao ron. Siyempre, siguro, wala nangyayari. Kaya, napangakuan ba kayo? Siguro napangakuan kayo ng lokal na pamahalaan. I'm sure, nangako yun. Ako yun. Nako, Diyos ko po. Ito, ha, nasa linya na ba? Ayun, tut. Pero ang sinasabi kasi, Tolben, parang Alex, hindi sa amin yan. Oh. Dahil national road yan, okay. Entonces, dapat DPWH daw. Okay. Pero ang DP naman, sinabi rin, tinawagan natin, hindi, sa kanila yata yan. Papasahan na sila. Walang umaangking kawawang kalsada. Kawawa yung lugar. Ha? Kawawa yung probinsya. Yes. Kasi parang, parang napabayaan. Napakasimple lang naman kung walang pera, tamba ka ng graba, ng mga bato-bato, Diyos ko po naman, ipison. Di ba? Para hindi ganun katindi yung lubak, Isus, Panginoon ko. Pero hindi dapat rason sa local government. Kung ako yung governor, papansinin ko yun. Tama! Tapos kung alam mo na national road yan, usapin ko ang DPWH. Dapat siya ang galing sa kanya. Yan ang protocol. Linya ng telepono si Nonilon Bagahilog, ang head ng Public Information Office ng Masbate. Magandang hapon po, Sir Nonilon. Magandang hapon din po at... I am welcome to your call po. Okay. Sir, anong nangyari din sa kalsada na ito? Abay, February, inilapit na pala ng Kilos Pronto. Hindi pa rin nagagawa ng paraan. Anong balak dito? Parang highway to hell ito. Papuntang impyerno eh. Highway to hell? Bigyan ko po kayo ng konting backgrounder. Okay. Ito po ay kalsada sa Sitio San Francisco to Santa Maria. Okay. Ano po? Barangay Santa Maria. Ito po kalsada na ito, way back in 2014, ang Congresswoman Olga po ay naglaan na po ng 5 million sa road concreting in Santa Maria. Na po. Kaso lang, hindi po natapos yan kasi po kulang ng pondo. We acknowledge that it is a provincial road. Kanina, tinawagan ko yung provincial engineer namin. And this August, subaybaya po natin, ngayong Agosto na ito ay may include po siya sa ayusin ng kalsada. Kasi itong sitio San Francisco fell to as a provincial road kasi na-include siya sa barangay Asit.
provincial. So this August po, sumabay po natin ng August at ayusin po yung kalsada na yan. Aside from the fact na yung Congresswoman Olga po has already given 5 million. Sir, binibilang-bilang ko, February, inilapit po namin ito. February, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. 7 months na, sir. Wala pa rin pong nangyayari, sir. At lumalim. Dati medyo mababaw pa eh. Hindi pa nababalahaw mga motor lang. Ngayon, sir, parang yung mga truck na nababalahaw, yung mga dump truck na nababalahaw, sir. Opo. Ikinalulungkot din namin na ganun nga po, ano. Pero aside from that 5 million, I was able to recall, we also sent a letter to DPWH para matulungan kami dito sa kalsada nito. Ilang, gano'n ka... Kahaba ba ito? Ilang metro? Mukhang mga 100 meters, 200 meters? Hindi. Ako po particular masyado sa... Ganito, ganito. Bigyan kita ng solusyon, yung pansamantala habang... dahil Hulyo pa lang ho ngayon, Agosto, matahaba pa. Puntahan mo yung provincial engineer nyo, Sir Nonilon. Sabihin mo sa kanya, sabi ng Kilos Pronto, yung engineer nila doon, magdala ng maghakot kayo ng graba galing sa ilog. May ilog naman siguro kayo dyan, ano? Kumuha kayo ng mga bato roon, itambak nyo siguro mga 5 dump truck o 10 dump truck lang yan. Pagkatapos, padaan, may pison naman siguro kayo, Sir. Pison. Dahil ganito po yun. Yun na nga, nakausap po kanina yung provincial engineer. Ngayong August is... may sasabay siya sa ayusing kalsada. Ayun. Kasi nga po, nag-fall siya as provincial road. Kaya nga sir, naiintindihan, nandun na ako sir. Mm-hmm. Pero pansamantala, pwede bang tambakan niyo muna ng graba yan, pisunin niyo habang... Pwede po. Ayun. Kailan kaya sir? Kasi may mga informante kami, may mga matatenga kami doon. Kailan kaya po pwede yan? Within the week or next week, kaya na ba? Hindi, kausapin mo yung provincial engineer natin. At sabihin natin na if not this week, by next week, madali na naman natin kausapin yan. Puro pa nga ako, puro pa nga ako. Sir, ganito na lang. Kami ho yung aming engineering office dito sa Kilos Pronto, nakantabay lang sa inyo. Kasi anytime na sasabihin nyo si Engineer Erwin, Engineer Alex, Engineer Ben, magsama-sama po sa ho kami. At kakausapin ho namin yung aming engineer na talagang head engineer naman. Dito ho may connect din ho sa DPWH. Ngayon, di ho ba? Pero mas maganda siguro unahin nyo muna sir kasi baka makakasagasa kami. Opo, ganito po. Ganito po yun. Kausapin ko yung provincial engineer. Yeah. Ako, may tanong ako dito. You may make a follow-up to me. Ayun. Sir Nonilon, may tanong ako sa inyo. Kayo po ba'y nakadaan na ho dyan? Kayo ni Governor? Marami na rin po akong nadaanan na... Hindi, itong daanan na ito, nadaanan na ho ninyo para maramdaman ho ninyo ang pagod at ang perwisong dulot ho niyan. Nadaanan niyo po? Hindi pa. Hindi ko po nadaanan. Kaya pala hindi ninyo nararamdaman yung anong tao. Kami sir, nadaanan ng engineering kaya team ho ng Kilos Pronto yan eh. Kaya pala. Anyway, ganun po yun. We are welcoming that concern So next week, ang antabayanan namin, sasabihin na ng mga kababayan nyo, nilagyan na ng graba pansamantala ni Sir Nonilon Bagahilog. Opo, yun may follow-up call to me po. Wala problema. Okay, thank you, boss. Thank you, Sir Nonilon Bagahilog. Pero kalahati lang muna, hindi pa full thank you kasi hindi pa nangyayari. Opo. Humingi na rin tayo ng dispensa sa mga constituents natin na sa ganong sitwasyon. Okay. Pasalan nyo, sir. Pasalan nyo. Atahan nyo po ang action natin. They may make a follow-up to my office and our provincial engineering office. My number is open always. Okay. They may call Sige me. Po. They may text right. Make pasal-pasal. Okay. Maraming salamat po. May kailangan kasi February pa. Agosto na naman. Umabot na naman December, January, hanggang sa tubuan tayo ng mga bungot dito sa uban. May narinig na nga ako nila. We wish you a Merry Christmas. Christmas. Kinakanta na ng makeup artist natin kanina si Jonathan. Napakatagal tayo. Christmas on July na. Kayo dapat ayusin niya.